sa pag-ibig mo sa akin. Buksan ang puso at isipan, pagsalansan mo'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kawan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan. Loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa natin sa Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumainyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad nasa tayo, sa kapanahunan ng Kuwaresma, patuloy po tayong magdasal. At sa ating ebanghelyo, mapapakinggan natin ang pagbabagong anyo ni Jesus. Bagong anyo, bagong buhay, pag-asa para sa atin. At nagsalita ang Diyos Ama, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya." Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na yon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging anak mo at apo." Nananalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Urang Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati, isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa.
maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwetre upang kanin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at naningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At nang araw na iyaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingawin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag mo akong lisanin. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin niyong huwaran. Masdan niyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayon, luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kinahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikakaya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panglupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roo'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa kapagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang
makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at si Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na gaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus sa mga lalaki, sinabi ni Pedro, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot at may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, Ito ang aking anak, ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Nang Kuwaresma, banal na panahon, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Dapat pala may nauna. Bagong anyo kanyang mukha, Jesus ng mga dukha. Bagong anyo kanyang mukha, Jesus ng mga dukha. May pag-asa
tayong lahat. Nagbagong anyo si Kristo, mukha ng poon nagniningning. Moises, Elias, kausap, mga apostol na mangha. Sa ulap sabi ng Ama, pakinggan ang aking anak. Ngayong Kwaresma makinig. Bagong anyo, bagong buhay, tularan natin si Jesus. Tayong deboto ng Senyor na nagpakasakit sa atin, itong tono ng pabasa, itong tono ng pasyon, ipaglalaban natin. Siguro may apresasyon ng mga may edad sa atin, yung mga bata. Eh ano yan? Dahil sa bagong panahon. Kaya nga, yung mga bagay na mahalaga sa Senyor, sa Poong Hesukristo na nag-alay ng buhay sa atin, itataguyod natin. Ipagpapatuloy natin itong tono nito sa kabataan, yung LSS, Last Song Syndrome. Sa pag-alis ninyo sa simbahan, huwag niyong kalimutan at itanim sa ating puso. Pinagninilayan natin ang mukha ng pagmamahal na nag-alay ng buhay, si Jesus ang Senyor. Binugbog, mukha ay diduraan, sinampal, pinaitim ng ating pinili at nasarapan tayong mga kasalanan. At ngayon, hindi lang kamatayan ang katapusan, ang tagumpay ng kanyang muling pagkabuhay. Ito ang patikim na ipinapakita ng transpigurasyon, ang ating ebanghelyo, pagbabagong anyo ni Jesus. Kaya nga, ang mukha ni Jesus, maluwalhati, nagniningning, kasinsinag ng araw, at ang kanyang damit ay puting-puti. Kasama sina Pedro, Santiago at Juan, pinalalakas ang loob ng mga apostol, representante sila natin, at nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay. At narinig nila, saksi sila, sa tinig ng Diyos Ama, ito ang aking anak, ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya. Alam niyo naman, tumutula ako para hindi niyo makalimutan, mga katagang, kasing tunog, dukha, likha, mukha. Ito'y itatapat ko sa ating salita ng Diyos, Genesis, Pilipos at Ebanghelyo ayon kay San Lucas, para manamnam natin. Dukha, likha, at syempre, mukha. Hindi madaling makalimutan yun. Dukha. Sapagkat ang ating unang pagbasa, aklat ng Genesis, tungkol kay Tatay Abraham, ang amang si Abraham, naalala ninyo ang talinhaga ng mayaman na hindi pinalanganan, at ni Lazaro na mahirap, kumakatawan sa ating desperado, naghihikaw sa buhay. Ano ang dulo ng talinhaga? Yung mayaman nasa Hades. At nasaan si Lazaro, ang mahirap, ang dukha?
nasa tabi, nasa piling ni Tatay Abraham. Kaya nga, si Tatay Abraham, ang amang Abraham ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob tayong nahihirapan. Ang mga mayayaman, ang mga mayayabang, ay tumutula po ako para sila bababa, bubuwal, at babagsak. Mayaman, mayabang, babagsak, bababa, bubuwal. At si Lazaro, tayo po, mga Lazaro, nahirapan sa buhay. Itataas, itatanghal, itatampok. Yan po yung magandang balita. Sa langit, napapakilala ng transpigurasyon, ng muling pagkabuhay, tayo po ay katabi natin, hindi lamang si Tatay Abraham, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang banal na Santatlo. Dukha! Especial sa Diyos ang mga dukha. Pangalawang kataga, iugnay ko sa pangalawang pagbasa, sulat isang Pablo sa mga taga-Pilipos, likha! Likha! Sabi ni San Pablo, ang langit ay ating tahanan. Maganda yung katagang tahanan. Tayo mga mahihirap. Hirap na tayo. Umiiyak na tayo. Kaya nga yung tahanan, tahan ka na, anak. Huwag ka nang lumuha. Diba? Sa langit, wala nang luha. Wala nang pighati. Wala nang lamentasyon. Wala nang panaghoy. Malalalim ang ating mga katagang Pilipino pagdating sa pag-iiyak. Tahan ka na. Ang mahal na Birhen may panyo. Inaalis. Pinapalitan ng luha ng sakit. Ng luha ng kaligayahan. Papatuloy ko pa, binibigyan po tayo ng tunay na pag-asa. Likha. Sinabi ni San Pablo, ang ating katawang lupa ay magiging maluwalhati katulad ng maluwalhating katawan ni Jesus sa transpigurasyon. Kaya yung transpigurasyon ni Jesus magiging atin kung tayo'y magiging tapat, kung magiging kaibigan natin si Jesus at bibigyan natin siya ng pagmamahal. Bagong likha, bagong lahat. Ha? Kung si, ano si Jesus, ganun din tayo. Ha? Eh kasi kung titingnan natin ang ating sarili, tumatanda, pumuputi ang buhok, ayaw ka magturo, nakakalbo, nagkakalukulubot, at may mga imperfection tayo. Kulang na kulang ang aking description, ang ating imahinasyon sa kaluwalhati ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Hindi lang yung mga imperfection natin mawawala. Idudugtong ko na po sa Ebanghelyo. Dukha na itatanghal, likha bagong nilikha, bagong kaayusan. At ang Ebanghelyo natin, ayon kay San Lucas, kaya nga sinabi ni Pedro, hindi ba si Pedro ay kwan, maraming mga bigat sa buhay, maraming mga kritisismo, maraming mga sumbat. Nung nandun sila sa bundok ng transpigurasyon, ano sabi niya? Panginoon, dumito na lamang tayo. Manatili na lang tayo. Huwag na tayong umalis dito. Ito ang patikim ng kaluwalhatian, ng tagumpay, ng muling pagkabuhay, ng kalangitan. Kaya sabi ni, kaya nga, nung nakita nila Pedro, Juan at Santiago malapit sa puso ni Jesus,
ang kung ano ang lasap ng langit, hindi mo na ito pag-ipagpapalit, hindi po ba? Kaya, yan ang nagbibigay lakas ng loob sa kanila. Ha? Yan ang karanasan. Sana hindi na ito matapos. Eh, kailangan bumalik tayo sa lupang ibabaw at dadaan tayo sa mga problema ng buhay. Mukha! Ang description ng mukha ni Jesus. Sinabi sa Ebanghelyo yon, nagniningning, kasing ningning, sinag ng araw. Mga kapatid, ang ating mukha na magbabagong anyo, talo nyo pa yung pinakagwapong artista. Talo nyo pa ang pinakamagandang artista. Isipin nyo yun. Yung mga katabi nyo ba? Mga, di ba, tayo, lumaki tayo, artistahin. Mga katabi natin sa langit, talo mo pa si yung paborito natin. Ganda-ganda. Ang gwapo-gwapo. Ang kapangitan po doon sa impyerno. Ha? Kulang na kulang. Kung makikita lang natin kung gaano kagwapo ka. Kung makikita natin kung gaano kaganda ka. Naaakit tayo sa kagandahan. Ipagkakaloob sa iyo yan. Yan ang kaningningan. Ito yung kahulugan. At hindi lamang kagandahan. Mabango! Tayo mga Pilipino, ayaw natin yung masamang amoy, mga masangsang, mabantot, mabaho. Ayan, gumalaw na yung mga katawan nyo. Yung iba na yung mabango, masamyo, mahalimuyak. Katulad ng mga iba't ibang amoy ng bulaklak. Hindi ba? Kaakit-akit. Hindi lamang ikaw gwapo at maganda. Kung amuyin ka yung aroma, napakabango mo. Hindi lamang yung aroma, dagdag ko pa, pati yung sabor. Ha? Pinapalalim ko lang. Maganda. Mabango at matamis. Sino ba dito ang nasa in love? Matamis na pag-ibig. Matamis ang ating kaugnayan sa isa't isa. Alam mo ba yung katamisan ng pagsusuyuan at kaugnayan? Malalaman lang natin, nabanggit ko na po ito, kung ano yung matamis na matamis kung dumaan ka sa alat, pait, ano pa ba mga lasa? Tabang! Ano pa yung kan? Yung pait, alat, tabang. Nakalimutan ko, kulang yung isa. Tulungan niyo ako. Mapakla! Meron pa isang kataga. Tanda na po ako. Basta hindi magandang lasa. At ito'y matamis. Ito po ang pag-asa natin. Dukha, tayong dukha, itatanghal. Likha, bagong nilikha. At ang ating mga mukha, magaganda at mga gwapo. Sapagkat ito'y ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Tutula na po ako, mukha. Mabait si Maha, mahilig sa suha, nagbiyahing Doha, doon walang baha. Gamit ay espongha, trabaho sa kaha, mag-ingat ka, iha, sana di maluha. Tumawa ka, ha, ha. Laging magdasal, ha? Matauhan, aha. Langit ay makuha, Jesus na lumikha, awa na malubha, siyang tulong sa dukha, maningning ang mukha. Salamat po. Mukha. Espelengin natin ang mukha. M-U-K-H-A-M.
Magandang nakasisilaw ang Panginoon. Pakiulit po. Magandang nakasisilaw ang Panginoon. Umaapaw ang pagkikislap. Umaapaw ang pagkikislap. Kanyang damit puting-puti. Kanyang damit puting-puti. H, Jesus na maluwalhati. Pakiulit po. Jesus na maluwalhati. At huling letra A, anyo ay nagniningning. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, malapit na po ang kanyang kapistahan, 19 ng Marso, nawa po, tayo po'y palalimin natin ang ating pakikipagkaibigan, ang ating katapatan at pagmamahal sa Kanya, upang tayo, ang ating katawan at mukha, maging maluwalhati at magningning. At ito ay kaloob sa atin ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ipinakita mo, Ama, ang kalwalatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo nito. Panigbaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng aspeto nito. Kami dumadalangin. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na aming Obispo, mga pari, diakono, religyoso at religyosa, gampanan nawa nila ng may sigasig ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, tubdin nawa nila ang panawagan ng salita ng Diyos na patuloy pangalagaan ang kabanalan ng buhay at ipalaganap ang pag-ibig, kapayapaan, at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa paghilom ng mundo sa pandemyang dulot ng COVID-19, bigyan mo nawa ng kagalingan ang lahat ng may sakit, kalakasan para sa lahat ng naghihikahos, mga frontliners, at kaming lahat na patuloy na nananalig sa iyong awa. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awa't habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga katekumen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasan dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila'y binyagan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Diyos naming Ama, patuloy nawang manaig sa amin ang iyong banal na awa. Pakinggan mo ang aming mga panalangin at sa pamamagitan ng iyong banal na salita,
Ganap nawa kaming makapaghanda habang kami nananabik sa ipagdiwang na misteryo ng iyong muling pagkabuhay sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagkahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itakas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamamatay para sa lahat, sa kanilang kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag, ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyo pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw pinapagsalo mo na kami sa karikdan ng kalangitan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbasa ng mga deboto na kanilang kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kananagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala ng mga pangalan sa binyag na ilang ibigin at paglilin ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, iligtas mo.